Hello everybody, this is Desiree and welcome to my channel. Today, join me on my first ever solo travel to Asia's world city, Hong Kong. Before we jump into this journey, let me rewind a bit. So back in 1997, nung 8 years old pa lang ako, I was able to explore Hong Kong for the first time. Ito yung first na plane ride ko, first time to visit another country, first time to see a modern city, yung parabang nasa whole new world ako, filled with dazzling lights and just incredible sights. Kumbaga, ito yung tinatawag ng mga Gen Z na core memory. So that magical trip was thanks to my mom's amazing employer who made it all happen. So si mama kasi and si lola used to work as a domestic helper and yung awa nila was really, really kind and just made this trip happen for us. So fast forward to 2022, the world was slowly emerging from the clutches of the pandemic. Unti-unti nang nakakagala yung mga tao, although syempre madami pa rin restrictions with international travel. So that time, birthday to ni March, we decided to have a staycation, which at that time was yung pinaka-vacation na talaga. We had a staycation at Sheraton Hotel, and yung katapat ng Sheraton was Naiya. So right across from our room, we could see the airport, we could see the planes landing and taking off. You know, pandemic for a lot of us was that time where we were forced to reevaluate our lives, to think, to do some introspection. And as I was staring out the window, absentmindedly looking at the planes taking off, yung laging half glass empty na sarili ko suddenly switched into a glass half full. And right then and there, I promised myself that someday, once the world is better, I would finally go on a solo trip. I guess it's something for me to look forward to. Something that'll give me reason to live. And guess what? Here I am, finally fulfilling that promise. My first solo travel was back in October 2023 and I was bound for Hong Kong. So I chose Hong Kong kasi I wanted to go somewhere cooler. And at the time, yun yung isa sa mga mura na tickets available. And of course, Disneyland. So ito yung mga requirements na prinipare ko. First off, yung mga hard copy. And that's of course yung passport, printed copy ng round trip tickets from Manila to Hong Kong. And yung printed copy ng hotel accommodation. Tapos nung nasa airport na, nagbayad din ako ng travel tax. And nag-register na din ako sa e-travel, yung may QR code. Hindi ko na print yun. Nakasave na lang sa phone ko, ipapakita na lang. And syempre, may mga soft copies din ako ng plane ticket and yung accommodation. Apart from that, wala na akong prepare. So, yung profile ko pala is single and a business owner. And hindi na ako nag-prepare ng any proof of that. Although, meron akong soft copy sa cloud, sa OneDrive and sa Google Drive. So, if ever man nahanapan ako ng DTI or business permit, mapapakita ko siya. Nung nasa immigration na ako, ang una kong binigay was yung passport ko. And fortunately, wala naman na siyang ibang hiningi after that. Tinanong lang kung kailan babalik. And after that, tinatakan niya na yung passport and I was free to go. Sa babasa.
Sa kagustuhan ko na makatipid, I opted not to pay for any check-in luggage papunta ng Hong Kong. Although, bumili ako ng check-in luggage pabalik ng Manila just because yung dala ko na papunta ng Hong Kong was already at 7 kilograms and yung limit na Cebu Pacific for the carry-on is at 7 kilograms. Kaya naman naisip ko na if ever bumili pa ako ng pasalubong, mag-over na ako ng 7 kilos. Kaya bumili na ako ng check-in luggage pabalik ng Manila. Dun sa plane, nagbigay ng Hong Kong arrival card yung cabin crew ng Cebu Pacific. So I would suggest that you fill it in habang nasa plane pa lang kayo para tuloy-tuloy na lang kayo ng immigration. Kaya I highly suggest na lagi kayong may dalang ballpen kapag nagta-travel. Dun naman sa immigration ng Hong Kong, wala namang tinanong sa akin. Actually, hindi nga ako kinausap at all. Chinek lang yung passport ko, tinignan niya lang ako, and then he let me go. We took off from Manila at 6:42 PM and arrived at Hong Kong at 8:55 PM. Nakalabas na ako ng immigration at around 9:20 PM and ang una kong ginawa is mag-withdraw ng pocket money. Actually, at that time, may paandara yung Hong Kong Tourism Board where they boost their tourism by giving out 100 Hong Kong dollars worth of voucher. Eh kaso, hanggang 9 PM lang sila bukas, kaya paglabas ko, sarado na sila. May mga lugar naman where you can claim that 100 Hong Kong dollars outside of the airport. Yun nga lang, sasadyain mo siya. So, a day before my trip, nag-book ako sa club ng round-trip Hong Kong Airport Express tickets. Kasi yung pinili ko na hotel is located at Central. And since gabi na nga ako makakarating, I opted for convenience na lang. Kaya pinili ko yung Airport Express.
sir. So for my hotel, I chose Mini Central. Actually, dito ako natagalan yung paghahanap ng hotel just because mag-isa lang ako. And usually, for solo travelers, they would stay at hostels where they share rooms or beds with other people. Pero yun nga, since first time ko and super introverted pa ako, I was very hesitant to try out hostels. Not that there's anything wrong with it, it's just that hindi pa ako confident na kaya ko siya ng mag-isa. So at 9:55 PM, nakarating ako ng Hong Kong Station. And from there, I checked sa Google kung paano pumunta ng Mini Central Hotel. Now technically, I could have ridden a taxi or nag-grab sana ako. But when I checked naman, nakalagay is less than a kilometer lang naman yung distance niya. And nakalagay nga dito, di ba? 13 minutes walk lang daw. So yun nga lang, para pala akong si Zorro. Madali pala akong mawala. So here's what happened. So from here, for some reason, nung sinusundan ko si Google, pag ganun yung pinupuntahan ko. Tapos napansin ko na lang, ha, parang palaliw ako. So, somehow, nakarating ako sa building na to. And then, dumiretso ako, nag-cross ako sa bridge na to. Tinagos ko to. And then, dumiretso pa ako ulit dito. Again, I was, at this point, ano to, hindi ko na sinusundan si Google Map. Chine-check ko na lang yung mga landmark na nakikita ko sa map. Tapos, ano to, chine-check ko in real life kung na nakikita ko ba siya or hindi. Tapos, chine-check ko din sa Google kung papalapit na ba ako sa hotel o hindi. Kasi kung hindi, ibig sabihin I have to rethink kung saan ako pupunta. And then, from here, diniretso ko dito. And then, let's check sa Google Street, ha. So, I think dito banda. Wait lang. Yeah. So dito banda, itong bridge na to, Krinosko to, and then ito yung Dundalki, Dundalki pala, dito ka bumaba, and ito yung exit ko. So dumiretso lang ako dyan, and then may paakyat dyan, papunta ng hotel. So this is where I'll end this video. Thank you so much for watching.
If you like this first part of our Hong Kong series, then please like and subscribe. Don't forget to hit that notification bell so you'd get notified once we upload the next part of this series. It's only the first day and we have a few more days to explore the city, so please watch out for the next video. Okay. So yeah, basically, that's our room. Bed. Hanging something. This is our bedroom, and that's our shower. Okay.